July 3, 2022. Tapusin na natin ang pagpo-propagate dito sa Raphidophora tetrasperma. Kasi lumagpas na ng 3 weeks, kaya mas okay na putulin na natin para maipwesto naman siya o maipaso naman siya ng mas maayos na para mas mabilis pa lalong lumaki. Tignan naman ninyo mga apo, mas mataas pa siya sa akin. Kaya ito kailangan na natin putulin para mas maparami pa natin. Kung sino ang may gusto sa inyo, sabihin nyo lang sa lola. At ipagre-reserve ko din kayo. Ayan. Sprayan natin. Ayan. Sprayan natin mabuti itong moss bago natin siya gutitin. Ayan. Nakita ko kasi tuyo na siya. Yung ibang mga na-propagate ni lola, hindi pa naman tuyo yung mga yun. Kaya hindi ko pinakitang in-sprayan. Kaya kung kayo mag-propagate ng philodendrons o kaya monstera, isprayan nyo muna yung mga moss na ginamit ninyo kung kayo gagamit ng sphagnum moss at cups. At ito, ang technique ng lola kung nagpo-propagate ng monstera at philodendrons para siguradong lahat ng dahon ay mabubuhay. Di ba mga po, gusto natin pag nagpropagate tayo lahat na bubuhay. Kaya ayan, putulin na natin. At hindi muna natin ito papaarawan ng 1 week pagkatanim, kahit na morning sun. At syempre, pag umuulan, hindi rin natin munang paulanan. Hintayin natin ng 3 araw bago natin paulanan, pero huwag naman babad sa ulan, lalo na itong mga pre-propagate natin. Pero itong si mother plant, after 3 days, at natuyo na yung kanyang pinagputulan, pwede na natin siyang paulanan para mas maging malusog at mas madaling tumubo ang kanyang new babies o kanyang, o kaya ang kanyang new growth. Kaya ito, putulin na natin. Ang dami natin puputulin mga apo. Ayan. Sa mga hindi pa nakakasubok nito, subukan ninyo para mabuhay lahat ang dahon ng inyong ipopropagate na philodendrons o monstera. Marami kasing nagkukwento o nagsasabi sa akin na normal lang daw na may mamatay na dahon pag tayo magpropagate. Kay Lola hindi. Walang namamatay na dahon pag ako nagpropagate. Oo, hindi ako perfect. Hindi rin perfect si Lola. Namamatay din ako ng halaman na, lalo na sa succulent at tag-ulan. Pag tag-ulan ako po, ang mga succulent ko nalulusa paramihan. Kaya nga, ay, ganun pala yun. Hirap putulin pala itong ano, pinangtali ko. Kung ang mga halaman natin ilagay natin sa nauulanan, mas mabuti na uling na yung ilalagay natin sa ilalim ng ating paso. Kasi pag bunot o kaya yung coco cubes, ang bilis mag-decompose. Baka hindi pa tapos ang tag-ulan, barado na yung ating mga paso. Kaya mas okay talaga na uling para mas matibay, mag-decompose agad. At ito, ilagay na natin agad itong stick o itong coco pole na maliit, cute na coco pole. Ilagay na. So, ganito lang. Tapos na ang ating top cut. Ganyan lang siya, kabilis. Okay? O dito lang.
medyo luma na itong paso na ito, pero buo pa naman. Kaya kung gusto ko itong i-display sa bahay, pintura na lang ang katapat. Lola lang din ang nagpipintura ng aking mga paso. Hindi ko na inuutos kay lolo ninyo o hindi ko na inaasa sa worker. Kasi wala naman pumapasok dito sa bahay na gumagawa. Mula nung pandemic, wala na kaming pinapapasok na tao. Ito si mother plant, pwede na natin alisin yung nilagay natin na mahabang stick. Yung dalawa. Ayan. Para pag meron akong mga friend na may gusto nito, bibigyan ko. Ito ang ipapropagate ko para sa aking mga friend. Ayan, water propagation muna. Kasi bagong putol ito. Nakadikit na kasi sa kanyang ano eh. Sa kanyang, ayan, dalawa. Para lima bale ang ating ano, nakuha, gagawin kong tatlo itong kukunin ko dito. Ayan. Ito, water propagation muna natin ito hanggang sa magkaroon ng new growth. Makikita naman natin pagka may bago na siyang ugat at saka may bagong tumutubo na dito, saka natin itanim sa lupa. I-reserve ko ito sa aking mga friends. At ito para sa aking panganay. At yung importante kasi sa akin pag nagpropagate ako, akin yung mother plant and akin yung top cut kasi pinag-i-indoor ko. At least may dalawa ako o tatlong naiiwan sa bahay. Ayan. Oh. Gawin ko na lang na apat yung aking water propagation para dalawa i-reserve ko sa aking friend at saka dalawa yung aking pangbenta. O diba? Diba mga apo, ganun ang ginagawa ni Lola. Pag nagpo-propagate na ako, dinebenta ko pag meron bibili kasi para may pambili ako ulit ng bagong plant. O dalawa sa aking mga kaibigan, dalawa yung aking pambenta. Ayan mga apo, tapos na tayo. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. God bless us all. Bye-bye! Happy planting!